Makikita sa video ang animoy tila nagpapatinterong mga rubber boat sa dagat. Ngunit sa katotohanan, ito ay ang agawan ng supply sa BRP Sierra Madre noong May 19, 2024. Dalawang rubber boat ng Philippine Navy kontra sa dalawang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China. Makikita sa video na pilit inahabol at inaagaw ng mga Chinese ang supply na inihulog ng eroplano malapit sa BRP Sierra Madre. Hanggang lumapit na sa BRP Sierra Madre ang rubber boat at sinundan pa rin ng mga Chinese. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ang unang pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya naalarma ang mga sundalo. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, no? Dahil napakalapit na nila. That is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi talagang sadyang nagbibitbit ng baril ang mga sundalo sa tuwing may rotational and resupply mission. Subalit dahil sa banta sa kanilang seguridad noon, ay humawak ng baril ang mga sundalo. The handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during Gores. But in this particular incident, because the Chinese Coast Guard or Chinese RIPS, no, came very, very, very close to the BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. Mariin namang itinanggi ng AFP na nadutok ng baril ang mga sundalong Pilipino. Giit ni General Browner, mahigpit na sinusunod ng kanilang mga tauhan ang rules of engagement. On the issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs, no? Dahil commissioned vessel ang BRP Sierra Madre o isang aktibong barko ng Philippine Navy, mayroong karapatang magdala ng baril ang ating mga sundalo at idepensa ang sarili laban sa banta ng kalaban. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, no? Both crew-served weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no? Because of the concept of self-defense. Isa sa 4 na package na ini-airdrop ang naagaw ng mga Chinese. Nang makitang walang construction materials, kundi puro pagkain at gamot ang laman, itinapon nila sa dagat ang supply. Ilan sa mga ito na-recover pa ng mga sundalo. Ngunit sa kabila nito, pinalabas pa rin ng China na ang Pilipinas ang nagtapon ng mga kalat sa dagat. The video will show that the ICAD activities is all contrary to what they say. Their deceptive actions, they lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all foodstuff. Ang pagkumpiska ng supply ng mga Chinese ay isang illegal na hakbang at tinawag na provocation ng AFP. Ayon kay General Browner, kahit sa international order ay hindi ginagawa ang ganito. Dahil hindi naman po talaga dapat ginagawa yan in the international order. You're not supposed to confiscate the supplies of another country, even in war, no? Sa gera, kung minsan ay pagka supplies na yan, food supplies and even medicines, no? Usually the adversaries would allow food supplies and medicines to pass through for humanitarian reasons.
Ginagawa ng AFP ang airdrop para wala nang mangyaring harassment at hindi na tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero tila ayaw pa rin tantanan ng mga Chinese ang mga sundalong Pilipino na naghahatid lamang ng mga food at medical supplies. Tiniyak naman ng sandataang lakas ng Pilipinas na hindi mapipigilan ng mga ganitong insidente ang pag-iit sa ating karapatan sa sarili nating teritoryo. Ayon sa AFP, naiulat na nila ang insidente sa Pangulo at maging sa Department of Foreign Affairs at sila na ang bahala sa pagsasampa ng reklamo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na yan, patuloy!